presidente ng United States of America, mga sangkay, nagsalita na po at ang kanyang sinabi, eh hindi daw po talaga na mahihinto ang mga pag-atake ngayon ng Amerika. Sa madaling sabi, hindi po titigil ang pakikipagdigma ngayon ng US. At eto nga po mga sangkay, ipapakita ko po sa inyo ang napakalaking pag-atake ngayon na naman ng Amerika. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nagsusubaybay dito sa ating channel, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. At matagal-tagal na rin po tayong nagtatopic dito mga sangkay ng mga pandaigdigang balita. At natutuwa ako mga sangkay na yun na po yung nagiging identity ngayon ng isang sangkay dyan-dyan noon. Kasi more on political vlog. So yun yung identity natin, no? Nakikipagbardagulan para sa mga politiko. But right now guys, wala na po tayo doon. At nakakatuwa na pag halimbawa nasa labas tayo, mga sangkay, may mga nakakakilala sa atin. At hindi na po yung identity as political vlogger, but ano na ba, vlogger na nagbabalita, nagsisiwalat ng mga impormasyon about sa mga pandaigdigang balita. But anyway guys, bago tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto sa mga nanonood sa Facebook, may papagawa po ako sa inyo. Okay, madali lang to mga sangkay, sa mga nasa Facebook. Okay, gawin nyo ito. Habang nanonood kayo ngayon, gumawa po ako ng sample video. Itong nakikita nyo ay halimbawa lamang po na video, pero i-check nyo po sa itaas, okay? Sa mismong actual na pinapanood yung video ngayon, may makikita kayong tatlong tuldok, okay? Yan po yung halimbawa. Pag cellphone yung ginagamit, may makikita po kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo lamang po yan. Lalabas po dyan yung show more. Kapag lumabas na po yung show more, pindutin nyo po yung show more or yung plus. At pagkatapos niyan mga sangkay, i-click nyo rin po yung notification bell. Ayan po yung bell icon na katabi ng subscribe. Tapos, i-click nyo po yung all. Okay? Napaka-simple, napakadali. Mga sangkay. So, ito na nga. Pag-usapan po natin ito ngayon. Itong presidente ng Amerika nagsalita na nga po. Biden says, strikes against Houthis will continue. So, sa madaling sabi, hindi po hihinto ang digmaan na ito. Overnight, Iran-backed Houthi rebels firing two more ballistic missiles at U.S. ships in the Red Sea, adding to the more than 30 attacks in the region. Have you been following this? Well, the action comes despite airstrikes by the U.S. and our allies targeting the group in Yemen. Yan po. Yan po yung mga matitinding pag-atake ngayon ng Amerika, mga sangkay, na ayon po dito, hindi po hihinto ang mga pag-atake. So, sa madaling pagkakaintindi natin, dire-diretso na po ito. At ang escalation, ang paglawak po, mga sangkay ngayon ng war, lalo pong tumitindi. Kaya, at any moment po talaga, pwedeng magkaroon ng ikatlong digmaan pandigdigan. But let's pray na sana naman maawat pa po ito, no? When reporters asked President Biden on any progress being made by our forces, he said this. Ito, si Biden na po ang ini-interview, presidente ng Amerika. Are the airstrikes in Yemen working? Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. Mm-hmm. Ayan po. Are they going to continue? Yes. Yan po yung sagot ng presidente ng Amerika. Okay, here to react, Fox News senior strategic analyst, retired four-star General Jack Keane. General, we've been speaking that we had for the last few weeks. You got to answer the Houthi rebels. We are. Why don't you think they've been effective in clearing out the Red Sea and stopping the attacks? Well, because the Houthi rebels have thousands of rockets and missiles and hundreds of launchers, and they've been at this for years. Okay, parang tanong dito. Bakit hindi na lang natin, kumbaga, bakit hindi na lang linisin ang Red Sea? O, kumbaga, bigyan po ng ano, kaluwagan ang Red Sea instead na lunsan ng mga pag-atake laban po dito sa Houthis. Kaya nga lang, ang sagot dito, malabo yan kasi
itong Houthis ay napakarami. Mga sundalo at magtatimpo sa mga rockets, marami rin po inilulunsad. So malabong malabo. So sa madaling sabi, walang ibang solusyon, mga sangkay, kundi digmaan. Makipagdigma ang Amerika. At eto nga, mga sangkay, panoorin po muna natin ito. Pang-apat na strikes versus Houthi target sa Yemen, inilunsad ng USA. Nagsagawa na pang-apat na round na strikes ang Estados Unidos laban sa Iranian-backed Houthi sa Yemen batay sa Pentagon officials. Mm-hmm. Ayan na. Pang-apat na po yan ang pag-atake ng Amerika against Houthis. Pinunteriya ng puwersa ng Amerika ang nasa 14 na Houthi missiles na posible umanong gamitin sa pag-atake sa shipping sa Red Sea. Mm-hmm. Ayon sa CENTCOM, U.S. Middle East Command, Tomahawk missiles mula sa U.S. Navy vessels ang tumama sa Houthi sites. Mm-hmm. Ginawa naman ang strikes kasabay ng designation ng U.S. sa Houthi bilang global terrorist. Grabe. Bilang tugon ito sa ginawang pag-atake ng militants sa commercial shipping sa rehiyon. November 2023 nang sinimulan ng Houthi ang pag-atake sa merchant vessels. Bilang ganti umano ito sa ginawang military operation ng Israel sa Gaza. Miguel Ray De Leon, UNTV News and Rescue. Okay, so ayan po mga sangkay, nagkakaroon po ng gantihan, ano? Pero ang malinaw pa rin po talaga dito, hindi po hihinto ang pag-atake ng Amerika at United Kingdom. Actually, dalawa po ito sila eh. Dalawang mga malalakas na bansa. At wala po talaga, talo po dito ang kalaban ng Amerika. Kahit pa po magkampihan yung mga yan, we know naman, maliban na lamang po kung gagalaw na po ang China, diba? Gagalaw na ang North Korea, gagalaw na itong Russia. Ayan, mga sangkay, may possibility na matindi po talaga ang magiging banggaan nito. Pero, ayun na nga po, mga sangkay, ito na daw pong pang-apat na paglunsad ng mga pag-atake laban po sa mga kalaban ng Amerika. So, this is it, guys. No? Ang nakikita po natin ay actual na ngayon na nagaganap sa ating mundo. No? Actual na po. Actual na magulo, mga sangkay, at medyo delikado itong kalagayan ngayon. Ngayon, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, regarding dito? Just comment down below. Dahil nga po lumalala ang sitwasyon at ayaw na po talaga paawat ng Amerika. What is your opinion? I-comment nyo po sa ibaba. Now, I invite you guys. Meron po akong Facebook group, no? Asan na ba yun? Eh, ito. Ah, ayan po. Exclusive lamang po sa lahat ng mga solid sangkay ito. Okay? Kung ikaw ay talagang 101% solid sangkay, hanapin nyo po ito sa Facebook. Hukbong solid sangkay. Then, mag-join group po kayo. Pag napindot nyo na ang join group, matik sagutan nyo lahat ng mga tanong para makapasok kayo sa exclusive Facebook group ng mga solid sangkay. Okay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.